Okay na yun, ano? Kasi pwede ko pa na nasagot yun, ano? Kung paano solidify yung skills. Ako, medyo unique yung naging experience ko kasi ako naman, kasi nga, I have aspirations of creating something na, ano, building a startup, sabihin na natin. So, we started the project na, although sinelve namin ngayon temporarily, but it was, ano yun, it was our way rin of trying to learn technologies outside of work. Eh. So, doon ako natuto pa paano mag-CI/CD pipeline, paano tong Gatsby, paano to si Next.js. Kasi tinry namin lahat. Paano tong monorepo. Doon ako nakapag-experiment. And yun, sabihin natin, ano, naging project-based learning siya. Kasi it wasn't something na naganap ako ng mga tutorial. Project-based talaga. I had a problem. I wanted to solve it. And I tried to find tools para makatulong. And inaral ko yung mga tools na yun. And just enough to make, you know, to para gumana lang yung binubuo namin. And ganun na naging ano ko. But currently, kasi wala naman akong project na binubuo ngayon. Dahil, ano, currently, balik ako sa Udemy. Namili ako ng mga courses. So, balik muna ako sa tutorials. Order ka rin ba ng courses sa Udemy? Ay, grabe. Ilang pages na yun. Pages na yun. Ang dami to. Ano namin? Naalikabok na. Nabuksan. Kasi so, ang malala pa, mga 20% lang yung completion. Oh. Lahat ganun. Lahat iba't ibang course ko na 20%. Ala ko ako lang. Lahat pala parang dami pala kay ganun. Yan nga. Pero di ba? Parang, sige, aarali ko naman yung balang araw. Hindi mo na naaral na dadagdagan lang. Pero ako, nakafocus ko ngayon kasi para ano eh. Ang focus ko ngayon is solidify yung learning ko about CSS naman. So, karamihan ng mga courses na kinukuha ko yung CSS and animation. So, yun lang inaano ko ngayon. Tsaka, ano na rin. Yun, machine learning pa rin, tuloy-tuloy. Piniprepare ko na yung sarili ko para sa, ano, yun nga, sa OMSCS. Para pagdating doon, hindi na ganun kabigat yung concepts. Mas nakakatakot po ba yung international bosses compared sa local or vice versa? Parang mahirap yun sabihin. Mahirap sagutin yan. Mahirap sagutin yan. Depende. Mami na ikinig, matanggal sa trabaho yun, no? Mabait yung boss ko? Mabos ko sa YouTube, mapag-usapan mo, eh, no? Best boss ever. Oo. Sa lahat na naging boss ko, ito talaga. Meron, ano yun? Genuine yun sa akin talaga. Yeah. Pero, oo. Depende. May mga, ano rin. May mga, ano rin, toxic din na foreign bosses. So, iba-iba rin. Iba-iba rin. Hindi natin pwedeng i-generalize siguro. Sino pa ba may tanong? Kung may mga gusto ko yung i-plug, tutuloy patapos na rin naman na tayo. Kung may mga gusto, o may mga binubuo kayong project, or nag-hire kayo, or may mga vlog, gusto nyo yan, go lang guys. Basta yung sa akin naman, pag may mga gusto ng mock interviews, in preparation para sa interviews nila, message me lang sa Facebook. Gawa tayo ng hanap tayong skit. So far, dalawa na ata yung natulungan kong makalipat, makatalon sa... Nakapasok na sila? Oh, entry job. Nice. Tapos yun, hanggang ngayon medyo nagtatanong pa rin sila about dun sa mga work nila. Kasi puro react eh. Eh, view na ako ngayon. View ka na. So, overview lang yun, tinuturo ko. Like, kung paano ko lang siya isosolve, hindi yung exact na solution kasi nga medyo yun ako familiar sa React. Sa iba? Okay, ito, ano, yung company namin, parang view yung ano, yung
yung aming code base. Tapos meron kaming parang may parang nagho-hold sa amin na parang center na repo. Tapos parang yung parang backbone, ay yung parang backbone, tapos yung content namin per department ini-insert niya. Mm-hmm. Ini-insert sa kanya. Pero yung backbone na yun, gawa siya sa React. Parang, ano ginawa yun? Oo, sobrang ganda ng DevOps namin dito. Nakakatawa. Like, kasi di ba, syempre, gusto natin sa code natin is maging scalable and hindi siya umuulit, basically. Ang sa amin, ginawa nila, baliktad. Kada isang department sa amin, pare-pareho ng repo. Tapos yung team, sila na bahalang mag-introduce ng ibang parang code depende sa features. So nag-start kaming mag-branch sa isang parang mother repository and then nag-iba-iba na yung code essentially, pero may mga paulit-ulit pa rin. Pero nakita nung aming DevOps tsaka nung CTO na mas okay siya kasi naka-focus yung isang department sa isang particular na code. Even if kapareho lang siya in essence ng ibang departments, nag-iiba lang talaga depende sa, kasi syempre iba-iba yung developers, so iba-iba rin yung way nila ng pag-solve. Pero yun, mabilis pa rin, parang 90 pa rin yung score namin sa Google Lighthouse. So okay pa rin siya kahit na sobrang, pag nakita mo parang kuwari kami shopping kasi kami, tapos sa shopping parang lima yung parang branches niya. Tapos ako sa Baumart and Garden. So ano yan? Mm-hmm. Home improvements. Pero yung electronic, kapareho lang halos ng code base namin. Pero pag binagdikit-dikit na siya nung sa holding nga, nung sa parang pinaka-center nung yung backbone ng code. Parang ang bilis niya talaga. Ang bilis niya lang maka nung paikot pa palit-palit ng routes and stuff. Lalo, hindi ko pa siya naaaral kasi sobrang layo nung department na yun sa amin. Sa ibang lugar sila, nasa Berlin sila. So hanggang Slack lang yung pag-uusap namin. Pero nakakatawa yung konsepto. Galing na. Daming bright minds eh. Kaya yun din yung maganda pa kung bakit ano eh. Maganda rin yung international. Kasi makukuha mo yung mga ganun eh. Na di naman sa nang-ano ako rito sa Pilipinas. Pero sa pagkakarinig ko talagang yun dito, usually lang pagka-corporate, yung practices talaga is luma eh. So, yung mga ganun, matututunan natin sa international na or sa international na employers, dadala rin natin dito eh. Siguro ako, matapos naman na eh. Ako personally, gusto ko, I'm so grateful sa community. Tech career shift rin sa tech community in general. Kasi itong industry na to very open to help. Hindi madamot. Siguro that's the phrase that I always look into na. Parang hindi tayo madamot sa pagtulong. Unlike din sa pinanggalingan ko profession. Na for example, di ba, sa academic very kailangan mong dami mong daanan. Parang hindi naman everyone, pero may culture of dapat yeah, akin lang ito, ako nag-publish nito, ako nag-research nito, ganyan. Pero pagdating dito, di ba, we have GitHub nga eh. The mere fact that yung repository natin, we can share it to everybody, di ba? We copy code sa Overflow, Stack Overflow, and then we contextualize it. The mere fact that we have that kind of open sourceness, if I may, makes this community really valuable. So, how grateful ako, Kuya Dev and the people, who created this. Hopefully, marami pa tayong matulungan din. Tayo, nakasama. Sana. Pero hopefully, sa alam mo yun, parang kung may time, makahelp din ng other people to make the jump, especially those who are may willingness no, to learn. And yeah, so maximize lang natin yung community, maximize lang natin connection natin, and we can make it all together. for the better. That's it. Yeah, tama. Pangarap ko talaga yun, yung tipong dati TCS Mafia. FCC Mafia. Gusto ko magkaroon ng TCS Mafia. Parang magkaroon ng parang katulad din sa PayPal Mafia. Yung di ba nag-resign na sila sa nung nabili na yung PayPal. Dito. Tayo sila sarili-sarili nila startup. Di ba?
Gusto kong ganun eh, parang, oh sige, we are, ano, no, we are employees now, but eventually sana, di ba? Yun din yung ano eh. Yun yung maganda ko, Edip eh. Alam ko, na-chat ko din yung tungkol dyan eh. Actually, ano eh, nasayo-sayo, nakatanong ko kayo dyan eh. Kasi ano, may parang project na ano, na, yun naman yung maganda sa group namin, hindi kami greedy na pag malaki yung project, kinukuha agad. So, ang ano, sister, parang hindi na siya ano, parang ayaw niya nang tumalon dun sa company na pinapasukan namin. Tapos, gusto sa amin na lang. Laki din, ano, 8 digits yung project. Tapos ano, ano, yung budget nila nasa 15 to 40 M. Ano yan, both, ano, ngayon, normally kasi parang ano eh, parang sige, kaya naman natin yan, ganyan. Kaso kasi, parang ano, ang ano kasi, yun nga, parang syempre, halimbawa, pito kayo, walo, yung maghahati-hati kayo, kinsil, siguro, hindi naman sasama na loob mo kung take 2 million kayo, da? Parang, baka naman may magalit pa nun, da? Pero kasi ano, ang ano kasi, minsan parang ano, yung parang struggle kasi minsan, parang ang nasa isip ko, malaki nga yung parang project, malaki nga pero maawa ka mo ba? Mga ganun. Yung mga client kasi minsan na ano, na parang nanghihingi agad ng proposal kung magkano yung pag-rebuild or enhancement, ganyan yung project. Eh, sa amin kasi, meron na rin ngayon mga BAs, yan, QA. So, parang, hindi kasi sila happy doon sa gumagawa ng project nila. Na parang ang bagal daw ng system, tapos parang ang daming bug. Which is parang natulungan na kasi namin kasi, natulungan na namin. Kaya parang gusto sa amin na lang. Kaya lang kasi, parang ayaw nila kasing pumayag na mag-data gather muna kami. Parang waterfall, ganyan, no? Para malaman lang namin na ma-identify. So, parang hindi man namin nakuha, pero parang ang sarap painggan, halimbawa, mag-ati-ati kayo, take 2 million, no? Parang, da, no? Siguro naman, di ba, masasama, loob na makakasawa, no? Pag mga ganun, da. So, parang ang ganda kasi kapag yung parang, halimbawa, may sarili ng startup, tapos parang hindi lang ikaw yung parang kumikita, parang meron ka pang way para makatulong doon sa mga gustong mag-umpisa. Kasi karamihan kasi sa startup, parang ginagawang stepping stone ng ano, mga dev, di ba? So, yan. Siguro, pag binigyan kita ng 100K, di naman masama loob, di ba? Ganun, no? Yeah. Parang, ano, yun yung ano lang naman, pag sa startup, parang sarap kasi parang na may merong ka, kumikita kayo, at the same time, parang yung sinabi dati ni Sir JC na kung gusto mong, ano, magtagal, salamat. Kung hindi, okay lang din. Basta nakapag-umpisa ka. Yun naman yung importante dun eh. Tama. Sayang wala si JC dito. Tama. Bibigay na insights. Tinanong ko din yun si Sir JC. Mahala rin yun. Dami niyang balak ngayon. Yun. Bubuo na ano yun. Parang nagbabarista dito, na siya eh, no? CNC group of companies yun pag agataan. No? Ah, sarap. Ayun din. Yun nga. At sabi, di lang rin yun, yung tipong startups na ano, make people's lives better. Hindi lang yung ano, basta lang, yun, para kumita, para lang ano. Kasi, kailangan natin ngayon eh, sa mundo ngayon, grabe. Grabe ngayon ng mundo. Tsaka ang sarap din creative ng ano, 'di ba? Syempre, hindi naman lahat puro positive yung ano. I mean, hindi na, ano, parang sa company, hindi naman lahat puro maganda, may mga negative din. Syempre may mga ayaw ka din. Parang kapag may startup ka kasi, yung mga tingin mong ayaw mo sana sa company na pinapasukan mo, hindi mo nagagawin dun sa ano, sa startup. Tama. Tama. Ganun. Yeah. Sumama. Nag-elyo ako noong nakaraang araw. Sumama ako sa kumpanya ng ano, sa employer ng asawa ko. So, ayun, ano yan? Homegrown talaga na Pinoy startup. Tapos ganun din yung sinasabi ng mga founder nila. Nagkwento lang kami about ano. Na kung ano yung nakita nilang di maganda sa corporate culture, yung mga naranasan nila, yun yung mismong ayaw nilang gawin sa company nila ngayon na binubuo. Ayun, parang ano na rin. Parang may ano na rin eh. Parang rebellion na rin against the system. Ganun. Hindi naman. Tingin ko kasi dyan, Kuya Tip, ano eh. Yung mga ganun, parang ano, thinking. Hindi mo kasi mababago yung mga, ano eh, yung tao na nasa paligid mo eh. Pero pwede kang mamili. Yeah, pwede kang mamili. Kumbaga, pwede mong baguhin nung sayo. Kasi parang, hindi mo kayang sabihin yun na, ano eh,
though masasabi mo, hindi ka sigurado kung magbabago yung ano, yung ganung process ng company. Pero kaya mong baguhin kung anong meron ka. Yung parang diyan kagaya sa startup, no, pag sarili mo na. Parang ikaw masusunod sa'yo yun eh. Yung ano? Kultura mo na yun eh. Oo. Yung nabubuhay mo eh. Yung values na gusto mo yun eh, yung i-ano niya eh. I-build eh. Tapos pag may sarili ka ng opisina, may kanya-kanyang red doors, mga ganun ba yung pwede? Oo, oo, oo. Gano? May ano, yun yung gusto ko eh. Ano, parang in between kapag ano, Friday. Oh. Okay, ano, one night. Oh, in between. May sariling gusto ko eh, mag-ano, mag-biernes eh. Best. May pustahan. Pero, sige. Sana, sana. Ano. Pero nagsisimula pa lang naman tayo eh. Pero isecure nyo na yung sarili nyo. Sa isang taon, no? So, most probably, mas marami pa mangyayari sa susunod na year natin. Sana yung mga nakapasok na tsaka makapasok, isecure nyo yung sarili nyo financially hanggat kaya. Sa pinakabilis na paraan, sabihin natin, para ma-free agad kayo sa ganun na burden. And, ano ah, ano yan ah, kasi finance kasi sobrang personal yan, taka inaaral talaga yan. So, maraming, ano, maraming vloggers sa internet na pwede nyo i-follow rin na paano talaga, ano, i-maximize yung earning nyo, na hindi kayo masyado napapagastos ng malaki, i-control nyo yung sarili nyo, mga ganun. So, hindi ko forte yon, so hindi ako mag-advise sa mga ganyan. Although, kung gusto nyo, sige, pwede rin. pero, yun nga, hindi porke yun nga, siguro pinakamagandang may advice ko dyan. Kasi nga, sobrang lucrative ng industry. Pagka inaabot nyo yung ganun na level na malaki yung pera, huwag nyo namang porke, sige natin, 100,000 per year, ay, per month ka sumisweldo, na kailangan mo siya ubusin sa buwan. Hindi ganun dapat, ha? Mas maraming pera, mas maraming gastos, hindi ganun dapat. Yung bigay niyo sa amin. ang purpose natin dito, ng dapat nating lahat dito is to free ourselves of the burden of having to work because of money. Di ba? Tama. Dapat hanggat mo, ano, kapag retire, sinasabi nila retire, di ba? Pero ako hindi ako mag-retire eh. Financially retired. Ganun. Hindi ko na kailangan financially independent. Total independence day naman. To become financially independent enough to, ano, to do what you want to do na. Kung gusto mo mag-code pa rin, di ba? Di okay. Hindi na dahil sa pera, no? Hindi na dahil sa pera. Bubuo ka lang ngayon ng mga, ano, bubuo ka lang ngayon ng mga apps or bubuo ka lang ng tech startup mo dahil you have that freedom na. Di ba? Or kung gusto mong bumuo ng mga NGO, tumulong sa mga tao na punta ka ng mga liblib na lugar para tumulong sa mga nangangailangan, pwede mo nang gawin ngayon yun. No? Yung mga ganun ba lang? Kasi getting into the industry and dream salary mo, makuha mo, hindi yun yung end goal eh. Di ba? Tapos ka na ba? Ganun na lang ba yun? Ano na pagkatapos? Kasi most likely within 3 to 5 years makukuha mo yun. Pag nakuha mo na yun, ano na pagkatapos? Di ba? Ito na lang ba tayo? Ano nakikita natin ngayon sa Pilipinas? Nahihirapan pa yung mga kababayan ko. Baka pwede ako makatulong in my own way. Di ba? Di kailangan malaki ha. Yung malalaking na siyempre, di lahat ng tao kaya yun. Baka, yun nga, tulad ng kina-try kong gawin without shelling out too much money, I try to help people to get into tech. No? Para sila naman makatulong sa iba. Diba ganun? So, ganun man lang. Ayun lang. Sana, ganun yung maging ganun ito. Maging trust ng group. Na eventually, ganun yung mga produce natin na ano, TCS Mafia. Ganyan, no? Pero totoo yun. Tayo rin may kinabang dyan. Kunyari, may kailangan ka na service na ganito. Uy, kakilala ko si ganito. Binuo niya to. Doon ka lalapit ngayon kasi startup founder siya. Parang ganun. Sige, ano, Kevin? Ano yung sinasabi mo? Incredible. Yung sinabi mo na, ano, na
since yung parang nakatulong kayo, sana kayo din, pag nakatulungan na kayo, kayo naman yung umangat, tulong din kayo. Ano yun, naging panata ko yan ngayon eh. Na ano, na... Pay it forward. Ano nga eh, ilan ba napakasok ko? Mga lima yata, napakasok ko na. Nice. Na nice. Ano. Ano pa, hindi pa lahat, Deb. Ano, yung iba, gusto nila mag-tech, pero ayaw nila mag-code. Yan, meron ako napasok ng business analyst, mga nice. Ganun. Ano, tapos iba, ano, tagdun, UAs, mga ganun. Yung parang ano lang, gusto, ano na kasi, nakikita din nila kasi na yung ano, yung gusto. Tsaka yun nga, natulungan ako eh, so dapat tumulong din ako, parang ganun. Oo. Oh. Tama naman. Pero of course, di mo naman may pilit lahat, but, you know, siguro, just, you know, enough people to do that. Tsaka sila naman lumapit. Start that movement. Sila naman kasi lumapit. Kumbaga parang hindi niya naman ako tinatanggihan eh. Kumbaga nung inaano kasi sa sitwasyon ko, nung ako yung nagtatanong sa inyo, hindi niya naman ako tinanggihan eh. So sila nagtatanong sa akin, hindi ko tinatanggihan. Parang ano lang naman yan, pasa-pasa lang din. Tama, tama. So, yun nga. Sana ma-adapt talaga ng, ano, ng tech culture sa Pilipinas yung ganun. Not only yung siguro, hindi lang siguro sa tech industry, pati na rin sa yun, sa education, engineering, kasi grabe ang ano doon. May cutthroat competition, you know? May nakita ko na tawag dito, may sinabi siya na, basta sa one of our study session, sabi niya, I forget sino nagsabi niya, sabi niya, be who you are, ano, be who when you needed, parang ganun, something like that. Magkasama ko sa ganun yung idea, I forgot. Ano ulan, parang alam ko yun eh. Be the person you needed when you were starting. Oh, parang yeah. Gano'n. Oo, oh, exactly. Yeah. So, wala namang mawawala kung mag-mentor tayo, wilaan. We make time, wilaan time. We make time to, we make time to help other people. At the end of the day, wala naman eh. Ang win-win siya eh, di ba? Positive altruism na when you help other people, they will help and then the world will be a better place. So, yeah. Tama nga. Yun ang naalala ko lang. Be who you were when you did it. Or something like that. Forgot. Doon ako natawa. May nag-message na gano'n eh. Di ko alam kung saan ako nakita. May comment eh. Parang galit na galit siya. Bakit daw inaagawan ng mga career shifters yung mga graduates ng trabaho? It's just a very bad way of ano, framing things. Kasi hindi naman ganun yung nangyayari. Hindi naman ganun. Di ba? Gusto rin natin magkatrabaho actually yung mga, ano, yung mga college students. Eh. Which, siguro alam naman natin na yung hindi lahat siya nakakuha ng trabaho. Lalo na pagka hindi kilala yung school. At saka di maganda yung program. Na yun nga, napupunan natin siya as career shifters. Kasi tayo, yung inaral natin kung ano yung kailangan ng industry. Sila yung inaral nila, all theory, tapos tsamba na lang kung maturuan sila mag-program. Sabi ko, ano ba yung sinabi ko sa kanya? Mali yung mindset eh. Hindi naman ganun eh. Kung sana, binago mo yung mindset mo, mas makakuha ka sana ng trabaho eh. Kasi kung tutusin, laki-laki ng pie. Laki-laki ng pay. Ba't yung tingin mo parang scarce yung ano, scarce yung market? Eh, sobrang abundant ng market. So, kung tinitignan mo, ano, yung scarcity mindset ka, oh, scarce nga lahat sa'yo. Di ba? Pero kung abundant mindset ka, pamimigay mo pa yan eh. Di ba? Uy, alam mo kung trabaho. Dito ka, pasok ko. Yun ang ginagawa ni Kevin, di ba? Kasi kung sa tingin mo, sobrang abundant ng market, hindi ka magdadamot. Eh, ganun yung mindset niya as a student. Hindi ko alam kung nabasa niya yung kung ano ko, yung sagot ko eh. Sana, na hindi ganun dapat kasi sobrang abundant. Hindi mo lang siguro nakikita dahil estudyante ka pala. Ano, siyempre, sa bubble mo, naririnig mo sa college nyo, yung mga graduates nyo, hindi nakakuha ng trabaho. Because they were, ano, they, hindi nila, wala yung skills eh. No? Pero would masalanan think, ba nila yun? Would you think, Kuya Deb, na with the emergence of tech career shifters culture, especially sa tech, of course, baka ma-discourage yung mga taong mag-take ng degree, especially in computer science or IT. Because of what's happening, parang they found out na, oh, I can have work pala eh. Ba't pa ako magbabayad ng 50,000 per sem kung kaya ko naman pala? Yun nga. Diba? So, tama. It might, no? It might discourage them to pursue. I'm just yeah. That, no?
Nangyayari na siya sa US actually. Na people are choosing not to go to college na. Hindi lang sa tech ah. Kasi mas minsan mas mahal pa yung bayad dun sa mga ano eh. Sa mga vocational. Diba? Yung mga skilled talaga na work. Doon na sila nagpupunta. Either that, doon, no? Tech or self-learn. Na ganun na nangyayari. Kasi nga, bakit ko habulin to? 4 years, di ba? Ang laking commitment doon. Yeah. 4 years. Sa first year pa lang, nakakuha ka lang dapat ng trabaho eh. Parang ganun eh. Kumikita ka na sana. Tapos, mababaong ka pa sa utang. Lalo na sa US, sa Australia. Grabe yung ano nila, di ba? Yung, tag dito, yung student loan crisis nila. Yeah. So, napapaisip talaga yung mga, ba't ko gagawin to? Ba't ako gabahit ng ganito kalaki? Without assurance na magkakatrabaho ako. Kung susugal ako sa ganito, kunwari, mag-free code camp ako, siguro sabihin natin, 6 months. Although, walang kasiguraduhan na magkakatrabaho ako, but, ang inaksaya ko lang, 6 months. Di ba? And most probably, magkakatrabaho talaga. Kasi sobrang up-to-date naman yung alam mo. Yun yung kailangan naman na ng industry. So, yun nga. Pinapayo ko rin naman sa mga ano, yun, kanina may nagtanong, di ba, about college. Na, kung mag-pursue ka ng college, talagang be deliberate about it. Ano yung gusto mong makuha mo sa college? Kailangan alam mo kung ano yung gusto mong kunin. And doon din magagaling kung saan ka mag-enroll. Kasi, kung habol mo lang diploma, sige, kahit ano na lang. Pero kung may hinahabol ka talaga na particular na knowledge, hahanap ka talaga ng university na magbibigay nun. And if you're in college naman na, tapos gusto mo talaga ituloy, have that career shifter mindset. Learn outside of ano, outside of the classroom na tag dito. Ito, yung ginagawa natin, self-learn. I-supplement mo. Kasi it will never be enough. Yung curriculum ng college, it will never be enough to equip you to ano, to land that ano, that job. Siguro, pagka Ateneo ka, Lasal, UP, UST, top schools, pwede. But tipong sabihin natin, University of Samar, meron ba? Hindi ko alam eh. Sabihin natin meron. Would that be a credential na enticing sa employers? Actually, sa Pilipinas na lang natin tinitingnan yan. Ang daming nuances eh, no? Sa international, wala silang pakialam. Absolutely, halos wala nang pakialam sa degrees eh. So, pero unfortunately, kailangan yun ng degree para makapaghanap ng work outside of the country. Yeah. Pero ano yun? Na dala lang sa experience ko. May ano ba yun? Wala akong degree, okay lang. May kailangan ba accredited na college or university? Yeah. Yun lang, no? Kailangan tawag yung ganun. Depende, actually. Depende sa Germany. Like, sa experience sa Germany, meron silang listahan ng courses tsaka ng institutions dito sa Pilipinas. Hmm. And kung nandoon ka, tsaka ka nila mabibigyan ng work visa. Hmm. Sa akin, wala. Kasi wala naman akong degree. Hindi ako natapos ng college eh. Pero, ang nangyari is, na-accept ako as a specialized worker for IT. So, di niya kailangan ng degree. So, may mga ganun din na nuances. Pero, nice. Sa Germany, hindi ko alam sa iba. Pero, Sir Jami, what if Australia? Sir Jami, gano'n ka nakatagal sa Germany? If you don't mind me asking nga. Nung January lang ako nandito. Ah, and for ano na yun? For good or based lang sa work? Yeah, kasi yung nakuha ko company kasama yung relocation ng family ko. So, nice. Susunod na sila sa akin. Tsaka, uubusin ba ni Jami yung German beer eh. So, oh, marami-rami yun eh. So, medyo matagal-tagal. Medyo 17 seconds worth of video ng puro shelves ng iba't ibang beer yun. Pero, isa pang unique sa tech, kasi nga sobrang in demand. Feeling ko ah, di ako sure ah. Feeling ko mas pinupush talaga na ano, ginagawa ng paraan ng mga employers na ano, mahatak talaga yung mga ano, even without even degrees. Without degree, yeah. Yung nangyari sa akin is nag-write yung employer ko ng letter sa Employment Bureau ng Germany na sinasabi na payagan ako dun sa
position kahit na wala akong degree kasi kailangan nilang i-fill up ko yung position na yun. So yun yung pinakita ko dun sa German embassy dito. So wala na silang tanong-tanong hanap-hanap ng TOR and diploma kasi German embassy German Federal Bureau na ng Germany yung nagsabi na bigyan niyo ako ng Nice. Welcome in. Welcome in Deutschland. Yeah. So yun. Pero yun nga ang ganyan sinasabi ko. Case to case basis siya kasi kung ari sa Australia or sa New Zealand parang sobrang requirement ata talaga na may degree ka. Hindi ko alam kung meron silang ganun na bypass. Pero yun. Ang sa akin lang din. Pero yun, ang sa akin lang din, hindi ako makakuha ng blue card kasi yun, kailangan talaga academic degree yung meron kapag kailangan mo ng blue card. Pero ang pagkakaiba lang naman ng blue card dun sa visa ko is 4 years yung blue card, ako 3 years. Okay lang din. So, feeling ko ano feeling ko try mo kaya ano, alam ko yung tumatanggap din ng OMSCS ng walang degree. Kung gusto kong interested ka, sabay tayo. Kailangan ko ng study buddy. Link mo sa akin yung ano, yung tawag dito. Link mo sa akin yung ano, site yung para ma-check ko. Sige, so, okay, ano ba? OMS. Hindi kaya ako yung dib na ano, no? Parang opportunity na to sa mga colleges sa atin na magano na. Mag-step up na sa tech, no? Ng mga tinuturo. Kasi hindi parang feeling ko hindi kasi hindi na kasi umuubra din eh. Parang hindi for higher ready yung mga natatapos din. Na iba, hindi talaga. May mga na-interview ko na ano eh. Actually, nakausap. Hindi naman interview. Nakausap ng mga college students. Tapos tatanungin, ano pa, nagtatanong pa about their thesis. Tapos di daw sila marunong mag-program. My goodness, paano kayo? Paano kayo sa ano? Nakakalungkot eh. Kasi parang, shucks, 4 years kayo dyan. Laki ng binayad nyo. Prestigious school pa yun. Parang ganun na. Paano kayo? Siyempre, ang useful naman na pupuntahan nila, huwag na natin banggitin yung pangalan, starts with letter A. Pero yun, doon sila madalas na pupunta. Kasama yung mga career shifters din, minsan nag-ano rin sa A. Pero yun yung parang binibridge natin, di ba, dito sa TCS. Yeah, like, yeah sana. Kasi kaya karamihan ng mga ganun, ano eh, natututo silang mag-code pagpasok na nila. Parang maling practice yan. Yeah, nga eh. Kasi sayang naman yung resources kung magde-dedicate ka ng 4 years tapos wala kang matututunan tapos after nun saka pala mag-aaral para maging industry ready. So sana yung 4 years na ginastos mo sa iba man lang nagamit, diba? Kasi nga, diba? Ano nga ba talaga ang value ng college degree? Ano tatanungin mo eh? Ano na ba talaga? Kasi kung dati talaga, for work. Makakuha ng work. Eh kung lahat ng tao may college degree, ano na? Kasi dati, specialist siya eh. Specialist college degree, parang may pinakitang statistics sa akin dati sa, ano, sa work eh. Kasi yun yung mga pinag-aaralan nila sa work currently eh. Na parang 30% tata, ganun, mga 19-something. 30% lang ng tao may college degree. Siyempre, kung ikaw yung employer, kukunin mo yun kasi parang nasala yung mga yun. Eh. Paano kung 90% ng tao may college degree? Tapos ito lang yung trabaho. May spoke ako dyan kasi naka-live tayo. Kasi naging teacher kasi sa master's yung ano eh. Isa sa gumawa ng curriculum sa ano. Nung K-12. So, pero next time to be spoken kasi... Next time na lang. Ha? Sige. Pero good question yan. Good question. Sobrang... Parang yun yung mga kinekwento over beer eh. Pero ano, sobrang interesting niya kasi yung narinig ko siya coming from the straight from the horse's mouth, doon ko na-realize na we really need to change the way we do education here in the Philippines. Like, I mean, sobrang, yun lang. Kasi sobrang stubborn din eh. So, sobrang stubborn na mismo ng institution. Tapos syempre, kung gusto mag-institute ng change ng isang institution, kailangan niya dumaan sa gobyerno. Na mas stubborn ba sa ano. So, medyo, di mo rin sila masisi kahit pa paano.
So, I don't know. Mabuti na lang sa tech, hindi sisihin. Ganun. Pwede mong sisihin actually. Pwede mong sisihin na gumagawa. Tsaka lang. Oo. Hindi mo pwede masisihin. Pwede. Oo, pwede mong sisihin actually. Tama, tama. Pero yun na. Andito naman ang TCA. Sana. Ano, mas marami tayong matulungan. Lalo na yung mga nag-aaral. Hindi naman masayang yung degree nila. Mag-ano lang. Kuya Dev, naalala ko pala yung, ano, no, yung parang suggestion mo iba. Baka pwede natin siyang ituloy in the near future na partnership with companies na, you know, need of dev. Tapos tayo sana. Yung parang ganun. Sana, sana. Ah, yun nga, ultimate goal talaga dito is kasi nga, yung as part of, ano nga, ayoko kasi may tinatago eh. Actually, hindi ko alam kung nakalagay din sa mga, ano natin eh, sa mga platforms natin eh. Pero, yung talagang gusto ko mangyari rito is maging startup din siya. Sana makahanap ng paraan para ma-monetize din. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, kailangan din ng pera to create impact. Eh. Hindi naman pwedeng pro bono lang tayo ng pro bono rito. So, kunwari, mangyari yun, mag-uyo startup, maging profitable, magiging full-time ko na siya. So, yung focus ko, andun na 100%. Ngayon, parang kung may oras lang ako, saka ako nagpaka-meet up. Saka ako nagpo-post sa TCS, saka ako sa mga sagot sa mga tanong, na sana magagawa ako kung full-time ko siya. So, sana magawa na, ano siya, magawa siya na startup, then siguro, ano pa naman, maaga pa naman eh, sana makahanap tayo ng way to monetize this na social enterprise na parang social enterprise na maganda rin kaya, nakita mo ba kaya Deb yung ano, yung sa Village 88 na ano, parang employer, ano. Oo nga eh. Maganda rin yung ginagawa nila eh. Nakita niyo ba kaya Deb yung ano? Meron. Catch. Anong catch? Kasi, nakalimta eh, pero yeah. Pag naka-hire ka sa kanila, okay. So for example ako yung employer, nakakuha ako ng Deb from their listing. Pag naka-hire ako, magbabayad ako sa Village 88 ng ano, 150. Ah, okay lang. Okay, actually mas maganda 'yon. Kaysa yung mga yung teka. Live nga pala tayo. Saan na lang natin mag-usapan 'yan? Careful. In-person meetup na lang. Lagi kasi sinasabi, ayaw ko maging bias sa mga bootcamps. Kailangan equal ano sila. On record. Yan. Ah, on record. On record. Kasi ayaw naman nating syempre ano, sirain yung mga businesses kasi syempre. De-edit mo na lang. Kaya de, pag-usapan na natin yun. Tagal-tagal ulit. Hindi, sige na ba? Ano oras na ba? May isang bleep. Oo, oh, yeah. 5:40 na eh. Hanggang 5 lang naman yung meeting natin. Hanggang 5 lang naman tapos. Oo, pag-usapan na. Oo, sige. Teka. Sige, tapusin na natin ito. Maganda na kasi yung pag-usapan yan eh. Hindi, pwede ko naman tigil yung recording eh. Sige. Ay, Jami, nakita mo ba yung ano? Yung link doon sa chat? Oo. Kaso, nag-error pag pinupuntahan ko yung ano eh. Cost and payment schedule. Ayan, meron na pala. Sige, balitaan kita. Sige, ano natin yan? Baka pwede pa sponsor mo nga sa ano yan eh. Sa company mo, di ba? Lapit mo sa kanila kasi mura lang. Sobrang mura lang. Ilalapit ko nga rin sa amin kung pwede. Tingnan ko. Kasi, syempre, although mura yan, kalating million pa rin yan dito. Yeah. Diba? Pambili rin ng ano yung, pambili ng kotse. Wala pa kotse. Sige. Teka. Sige, closing remarks lang natin. Thank you sa lahat. Sa mga lumalo. So, medyo marami na rin umalis, but okay lang. Sana yung mga napulot kayo, and hopefully, mas marami yung maging active talaga. Not only active sa pagsali, but more on proactive talaga na nag-share na rin ng insights nila, nagtatanong, and nagkikipag-banter ng tulad ng ginagawa namin ngayon. Kasi, ano, huwag niyong maliitin yung voice niyo. Ha? Hindi porke newbie kayo, wala kayong masasabi. There's always something that we could learn with everybody. Yun yung lagi kang, sa mga motto yan. Eh, na
that kahit sino man yan, oh, marami ang natutunan kahit sabihin natin ano, taxi driver or security guard, may natutunan tayo sa mga yan. So, lalo na nung nakaraang election nun. Marami ang natutunan sa kanila eh. Kaya hindi rin ako na-surprise eh. So, yeah, thank you. Thank you sa mga dumalo. And sana magkaroon tayo ulit ng meetup. Depende sa, ano ko, or actually, I encourage kayo, mga members, kung gusto nyo mag-organize ng meetup, kahit wala ako, go ahead. Basta, i-maintain lang natin yung values natin, ano yung tsaka yung culture natin. Wala lang yung tulad nung, ano, huwag natin magbanggit ng grupo. Basta, mga ganun. Thank you. And siguro, tigil ko na yung recording, then, ano na tayo, post-mortem. Post-meetup. Happy anniversary, TCS. Happy Independence Day. Yes. Happy Independence Day. Thank you. Oh, ay, paano stop to? Ayun.